Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So Ian Gamer is back again for another exciting video here in Dragon Mania Legends. So yun guys, another gameplay ulit dito sa ating Dragon Mania Legends. So yesterday is, ayun nga, nag-review tayo dun sa bagong ni-release ni DML, and ni-reveal na nila yung bagong dragon natin, yung bagong primal dragon natin para nga sa ating next event. So after nga nitong Divine Spring event is mag-i-start na yung ating new edition ng ating primal event, and ni-release na yung main reward, yun nga yung Red Joe Dragon. So kung hindi nyo pa na watch yung video natin about doon, nandito lang sa ating YouTube channel yung latest video natin yesterday. So click nyo lang din yon after nyo panoorin yung video na to. So ayun guys, so good day and another gameplay nga dito sa ating DML. And for now, we'll be gonna be hatching our new dragon here. So this is the, ito yung mga dragons na nakuha natin sa ating previous event. So ito yung ating first, yung ating Divine Aphrodite, and also yung ating brand new epic na Imperial Egg Dragon. So itong Aphrodite is na-obtain natin to nung na-complete natin yung pieces niya na 44, over 44, and na-complete natin dun sa ating castle event. And also, ayan, meron din tayong solo event para dito sa ating Thunder Truck, and dito sa ating Divine Thor Dragon. So as you can see, 12 na yung pieces natin, and dito na tayo sa ating level 7. And kapag na-complete natin yan, is makaka-receive tayo ng 30 na Divine Ticket. And also, magpa-proceed na tayo dito sa ating last para makuha natin yung another 10 pieces para makomplete yung 22 pieces ni Thor. And yung half pieces nito na 22 is makukuha naman natin dun sa ating next na castle event. So ayan, yung first natin, i-hatch natin syempre yung ating Aphrodite Dragon. So ito na siya. So ayan yung ating Aphrodite Dragon. Ayan, so ito nga yung ating Aphrodite Dragon. So ito yung ating pang-fifth na Divine Dragon. And also, ayan yung kanyang element, siya is Divine, Fire, and Water. So itong Divine na to is makare-recommend ko rin sa mga new trainer natin, especially kapag ito yung first na Divine nyo, dahil nga nagko-consist siya ng Divine, Fire, and Water, which is essential yung Fire and Water niya, especially sa dungeon, para makahita yun ng 3, and yung Water naman niya is pang-heal. So ayan, so dito natin siya ilalagay sa ating Divine Habitat. So ayan, na-add na siya sa ating collection. The Approdite Dragon is considered breathtaking both for its lovely appearance as well its ability to knock the wind out the Vikings on the battlefield. So feed lang natin siya ng enough. So as you can see, sobrang cute ng ating Approdite Dragon. So nagko-complement talaga yung pink na color niya and yung golden yellow niya na hair. Ayan. So sobrang cute niya. So yung body type nga pala nito guys is upright. Ayan. Level up lang natin siya dito sa kanyang adult form, which is ayan yung level 4. So ganyan lang. So sobrang happy natin kasi ayun, nakuha natin tong Aphrodite Dragon kasi nga malulos na yung hope natin nung nandun tayo sa castle event, kasi hindi ko ina-expect talaga na ipon pa tayo or makaka-earn pa tayo ng enough na blooming gelstone para mabuksan yung mga chest natin. So ayan nga, sobrang blessed natin kasi nakuha natin yung ating Aphrodite Dragon. So ayan, na-add na sa ating collection, and congratulations din pala dun sa mga trainer na nakakuha din ng ating Aphrodite Dragon. So next, ito naman yung ating brand new na Imperial Egg and Epic siya. So na-obtain din natin to dahil ito yung final prize dun sa ating previous castle event. So siya yung final prize dun sa ating level 6. Ayan. And isa din to sa pieces ni Chrono Neza para makuha natin. So hatch na natin siya. So ayan, so sobrang cute din ito guys. Perfect na perfect siya sa ating island, and perfect for collection.
So dito na lang din natin siya ilalagay. Ayan, nag-add na siya sa collection. So iyaan yung first pieces natin sa ating cyber collection para sa ating Chrono Neza. Imperial Egg Dragon were prized by Trilands when they ruled Dragonlandia, and many keep these ornate beasts as pets. Apparently, the dragons appreciate their freedom as they only too willing to fight. So sobrang cute din ang ating Imperial Egg. As you can see, gold and red yung kanyang color, and parang may mga diamonds sa kanyang back. So ayan, level up lang din natin siya guys ng enough. So as you can see, ang cute din, ang ganda rin nung style and nung design nila para sa atong form ng ating Imperial Egg Dragon. Guys, so bagong dragon ulit sa ating collection. So ito yung ating Divine Aphrodite and yung ating Imperial Egg Dragon. So sobrang cute. And so Frostbite. So ayan, finally nakakuha na rin tayo ng Frostbite Dragon. Ayan, so meron din pala tayo dito guys na bagong Dragon of the Week. Ayan, so ito yung Crush Dragon. So as you can see, hindi ko pa rin nakukuha yung Ned Dragon. Pero hopefully, soon nakuha na rin natin siya bago mag-end yung time niya. Pero try pa rin natin guys na mag-breed ng ng Ned, kasi nga once na nag-start yung ating next na castle event is matatabunan na naman, kasi need natin ng mga breeding doon. So if ever na mag-breed natin siya, so sobrang tagal, so matagal din tayo ulit bago makapag-breed. So breed na natin siya. So hopefully for this time is mag-breed na natin siya. Ayan, so 7 hours so tagal. So okay pa rin yan guys. Ayan, so reduce muna natin gamit yung ating clan fortress. So ayan, papakainin muna natin yung ating Divine Aphrodite para ma-enchant na natin siya and para ma-train na natin. I guess 30. So nandiyan na siya sa level 30, and as you can see, nag-unlock na yung dalawa pa niyang element. Ayan. So enchant na natin siya. So enough lang guys, kasi need pa natin ng enchantment para sa ating mga next divine na kukunin. So at least 1 lang muna for now. And awaken na rin natin yung kanyang second na element, which is yung fire element. So one day yung time. Ayan guys, train na rin natin siya. Train na natin yung kanyang divine element. Ayan. So ayan guys, upgrade lang natin yung element ni Aphrodite. So ayan guys, ito try natin si Divine Aphrodite sa battles natin. So in natin si ating Divine Kulyada. Yan yung ating swift na Divine Aphrodite. And I guess si Hollow, yung ating main dragon. So as you can see, hindi ko pa siya nalagyan ng ating sigils dahil nga in-upgrade na, in-awaken natin yung kanyang fire element. So ayan, naging 76.9 million yung kanyang damage. So ayan, try naman natin guys na i-add si Imperial Egg. Ayan, si Imperial Egg. Ayan.
color siya. So ayun guys, dito ko muna i-end yung ating latest video. So ayan, update na lang tayo sa mga next video natin. So if ever guys na nag-enjoy ka dito sa ating latest video, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more upcoming and exciting videos. So ayun lang guys, thank you so much and good luck dito sa ating remaining event. And hopefully is makakuha pa tayo ng ibang Divine Dragons para sa ating mga susunod na hatching. So ayun lang guys, thank you so much and